Paano ba? Paano mapakita sa lalaki na sinayang kanya? Shout out to Jinky Antalan, Hartzell Alvarez at Luz Pimindarayo. Maraming salamat rin kay Ayesa Rosario sa pag-request niya nung previous nating video. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog channel for more Tagalog how-to videos. For topic requests, shoutout requests, and video requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Ikling patalastas lang po, salamat sa TokTok for supporting this channel. Kung interesado po kayo maging TokTok operator or rider, please contact us sa aming Facebook page, facebook.com/TokTokPasigFranchise, or email us at paanobachannel@gmail.com. Kung gusto nyo lang mag-download ng TokTok app para sa mas murang delivery fees, please use the link below or download the app and use my referral code PPS12504952. Malaking tulong po ito para sa ating channel. Let's start the video! Tip number 1. Tigilan mo ang pag-contact sa kanya. Pagkatapos ninyo maghiwalay, mahalagang huwag mong ipakitang clingy ka pa rin sa kanya. Huwag na huwag mong ipaparamdam sa kanya na nasasaktan ka. Ang pinakamagandang paraan upang magawa ito ay ang pagtigil sa pag-contact sa kanya o pagsagot sa mga tawag o messages niya. Ang tawag ng mga Amerikano rito ay ang no contact rule. Ideally, kaya mo itong gawin ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Isipin mo na lumalaki ang ulo niya tuwing nagre-reply ka sa kanya at nagpapakita lamang ito na gusto mo pa rin siya. Doon niya hindi naiisip na sinayang ka niya kasi parang deads na deads ka pa rin naman sa kanya. Pero kung pinapakita mo na unti-unti ka nang mag-move on, magdadalawang isip din yon. Iisipin niya yung pinakawalan niya, kung ano yung mangyayari or ano yung mararamdaman niya kapag may iba ka nang nahanap na mas magmamahal pa sa'yo. Hindi niya yung maiisip kung lagi kang nagtetext sa kanya. Kaya tip number 1, tigilan mo ang pag-contact at pag-reply sa kanya. Tip number 2, tigilan mo ang paggawa ng mga pabor para sa kanya. Marahil ay nasanay ka nang lagi siyang tinutulungan. O kaya naman ay naging close ka na sa mga magulang niya, nabahagi ka na ng pagsasaayos ng bahay nila, o paghahanda ng pagkain at kung ano-ano pa. Tandaan mo na wala na siyang karapatang mag-expect ng kahit na ano mula sa iyo. Oras na upang tigilan mo ang pagiging tagalutas ng mga problema niya. Hindi niya kailangan ng girlfriend kundi kasambahay na handang gawin ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Mas importante ka kesa dito. Kung pinakawalan ka na niya, girl, huwag mo nang bigyan siya ng pabor. Kung namumroblema siya sa buhay niya, hindi mo trabaho na lutasin ito dahil may mga sarili ka rin problema. Una-una, heartbroken ka rin. Lalong-lalo, hindi mo responsibilidad na magpautang sa kanya o magpahiram ng pera. Tip number 2, tigilan mo ang paggawa ng mga pabor para sa kanya para ma-realize niya kung gaano kalaki ang naaambag mo sa buhay niya. Manotice niya na humirap yung buhay niya simula nung nawala ka. Tip number 3, huwag mong ibalik ang mga gamit niya kung hindi naman niya hinihingi. May mga naiwan ba siyang gamit sa'yo tulad ng damit, sapatos at kung ano-ano pa? Hindi mo responsibilidad na ibalik ang mga yon. Kung kailangan niya ang mga yon, hayaan mong siya ang gumawa ng paraan upang makuha ang mga yon. Huwag na huwag mo siyang tatawagan o padadalhan ng mensahe tungkol sa mga ito. Kailangang maramdaman at maipakita mo sa kanya na wala ka ng pakialam, lalo na sa mga gamit niya at mas lalong-lalo pa tungkol sa kanya. Hindi siya dumadapo sa isip mo, kaya hindi mo siya naiisip i-text tungkol sa mga gamit niya o kung ano pa mang dahilan. Kaya tip number 3, huwag mong ibalik ang mga gamit niya kung di naman niya hinihingi. Bigyan mo siya ng rason para mag-reach out sa'yo. Tandaan mo, kung sino ang unang mag-reach out dun sa kanyang ka-ex, yun ang talo. Tip number 4, burahin mo ang number niya. Oo, marahil ay na-memorize mo na ito, ngunit ang pagbubura ng number niya ay isang simbolo na binubura mo na rin siya sa buhay mo. Kailangan mo gumawa ng mga hakbang upang magsimula muli.
May mga sandaling magiging emosyonal ka at gugustuhin mong makausap siya, ngunit isipin mo na pagkatapos nito mangyari, lalo lamang bababa ang tingin mo sa sarili mo. Ipakita mo sa kanya na hindi mo siya kailangan at matatag ka. Kaya mong harapin ang mundo ng mag-isa at gagawin mo ito. Huwag ka na masyadong mag-hold on sa alaala niya. You are better than him, lalo na kung siya nang iwan sa'yo. Kung siya yung may kasalanan kung ba't kayo naghiwalay dahil nga sinayang ka niya, hayaan mo siyang maghabol sa'yo. Kung yung presence ng number niya sa phone mo, nagkukos sa'yo na tingin ka ng tingin kung may bago kang message mula sa kanya, hoping natatawag siya, o di kaya ay nahihirapan kang wag mag-text sa kanya, sundin mo ang tip number 4, burahin mo na ang number niya. Tip number 5, gumawa ng mga pagbabago sa sarili mo para sa ikabubuti mo. Oras na upang ikaw ang magdikta sa mga gusto mong mangyari. Kailangan humanap ka ng panggagalingan ng kasayahan mo at hindi lamang ito kailangan manggaling sa isang tao. Malungkot man ang nangyari sa'yo, kailangan tanggapin na totoo ito at isang gabay kung paano mo kailangan mabuhay. Kailangan bang nakadepende sa isang tao ang iyong kaligayahan? May magagawa ka upang tulungan ang sarili mo. Maaaring magsimula ka uling pumunta sa gym, makipagkita sa mga kaibigang hindi mo nabigyan ng atensyon noon, o mag-aral ng mga bagong skills na makututulong upang mas mapabuti mo ang iyong sarili. Ipakita mo sa kanya na you are better off without him. Kumbaga, yung dati niyang kilalang babae, hindi na ikaw yon. Nagbago na ang hairstyle mo, nagpapapayat ka na, may bala ka mag-aral ng law school o di kaya ay nag-a-apply ka na sa ibang trabaho. Hindi na ikaw yung babaeng iniwan niya. Sinayang ka niya dahil grabe yung potential mo bilang isang tao at isang babae. Kaya tip number 5, kung gusto mong magsisi siya, gumawa ng mga pagbabago sa sarili mo para sa ikabubuti mo. Tip number 6, kung gusto mo siyang pagselosin, gawin ito ng tama. Kung gusto mong malaman ng ex mo kung anong nawala sa kanya, siguraduhing epektibo ang estratehiya mo. Malakas ang kakayahan ng social media upang gawin ito. Maglagay ng mga larawan mo sa Facebook o Instagram na tiyak mapapansin ng ex mo. Ipakita mo sa pamamagitan ng mga larawan ang mga positibong nangyari sa'yo simula nang maghiwalay kayo. Kung makakasalubong mo man siya sa daan, huwag mo siyang iwasan. Iparamdam mo sa kanya na nalimutan mo na nang tuluyan ang sakit. Kumbaga, pag nag-hello siya sa'yo, mag-hi ka, pero hindi mo naman kailangan sobrang patagalin yung usapan. Ang gusto mong maramdaman niya ay okay, mukhang naka-move on na to sa akin or nag-move on na siya. At gusto ko ba yon na mawala na siya talaga ng tuluyan sa buhay ko? So, huwag kang necessarily na magpapakita sa Facebook mo o sa Instagram na biglang marami ka na lang kasamang ibang lalaki. Kung gusto mo siyang pagselosin, gawin mo ito ng tama. Ipakita mo na hindi ka gaano ka-affected sa nangyari sa inyo at na gumaganda ang buhay mo. Lalo na kung may bala ka na gusto mo, bumalik siya sa'yo. Tip number 7, huwag magpaka-bitter. Kung bago pa lamang kayo naghiwalay, tiyak punong-puno ka ng emosyon. Ngunit hindi ito dahilan upang awayin mo ang ex mo. Kung gusto mong pagsisihan ng ex mo ang pag-iwan niya sa'yo, kailangang walang bakas ng galit ang makikita niya. Dapat makita niyang kaya-kaya mo ang mga nangyari. Kapag tuluyan mo nang naalis sa sistema mo ang galit, mapipilitan siyang matandaan ang mga mabubuti at masasayang bagay tungkol sa'yo at iisipin niya kung bakit nga ba iniwan ka niya. Tip number 7, huwag magpaka-bitter. Tip number 8, huwag bigyang halaga ang mga espesyal na araw. Malapit na ba ang kaarawan niya? Okay lang, normal na araw lang ito. Hindi mo siya kailangang batiin o maging bahagi ng selebrasyon nito. Hindi mo rin kailangan sabihin sa kanya na sana'y masayang Pasko niya o puno ng pag-asa ang pagsalubong sa bagong taon. Wala na kayo. Kapag nagawa mo ang mga ito, magiging malinaw at malakas ang mensahe
na hindi na siya nakaapekto sa'yo at hindi mo na siya naiisip. At dahil doon, iisipin niya kung ano ang nawala sa kanya. Dahil di ka na nga nagpaparamdam, iisipin niya ano bang nangyayari sa buhay nito. Nagpaganda na siya, gumanda na ang buhay niya, eh ako, ano na nangyari sa akin? Simula nung maghiwalay kami. Tip number 8, huwag bigyang halaga ang mga espesyal na araw. Also, huwag maging marupok. Gawin ang tips 1 to 8 at kapag hinahabol-habol ka na niya at nagsisisi na talaga siya sa mga ginawa niya sa'yo, tingnan mo kung gusto mo pa siyang balikan. Pero kung na-improve mo na ang sarili mo, nakita mo na kung gaano kaganda ang buhay mo nang wala siya, hindi mo na talaga siya kailangan. Mag-move on ka na dahil may ibang lalaki na mas maghamamahal pa sa'yo at hindi ka pa iiyakin. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig Franchise. Paki-download din po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Maliban sa makamura ka sa delivery fees, malaking tulong din po ito sa ating channel. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. Maraming salamat and see you in our future videos.